welcome back sa aking channel, Green Tip Farm Input. Si Green Tip po, magbabahagi sa inyo ng kunting kaalaman tungkol sa alaga nating talong. So, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa mga insekto na dumadapo sa ating talong weekly. So, ito po yung talong natin, no? Medyo marami na po siyang bunga, no? So, hindi lang ito ang importante sa ating paksa ngayong umaga sa episode natin. So, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa pag-aalaga at pest control ng talong. So, huwag natin patagalin pa. Proceed na tayo doon sa board. Go! Once again, good morning. Ito na po yung ating ibabahagi sa inyo. Ito po yung green tip pest control ng talong. So, makikita po natin dito, no? Weeks after transplanting. Ito po yung mga weeks, mga linggo from transplanting itong zero hanggang 20 weeks. 20 weeks, so. Ito po yung what, no? Weeks after transplanting. Sa baba po dito, makikita po natin, mga kaibigan, ito po yung mga nakapula, ito po yung mga insekto. Insekto na kung saan dadapo siya based doon sa weeks. O, weeks, oh, may araw dyan, o, weeks. O. So, yung nakatapat niyan ay yung una na atake during transplanting, ito po yung cutworm at saka kung may iba pa. So, ito po yung na-observe natin dito sa Green Tea Farm, no, sa talong. So, during transplanting, kinagabihan, nandiyan na si cutworm. Kasi hihilain ni cutworm yung mga dahon ng ating talong na maliit papunta sa lupa. Kasi nandun po nanggaling si cutworm sa lupa. So, from first week ito, from during transplanting, hanggang 20 weeks ito, lifespan ng buhay ng talong. Pagdating ng isang linggo, mayroon na pong lima na insekto. Ito na po, ang unang-una si aphids at saka si lipiner, which is hanggang pang 6 week lang po siya. Mawawala na yan. Dahil po sa ina-spray natin, no? At saka yung pang may tatlong ka ba magkasama na isang grupo din na sasagupa sa ating tanim pagdating ng first week. Ito po si thrips, beetles at saka si mites. Ito po yung pinaka insekto na talagang mapinsala po dahil mangungulot po, mabubutas at saka maingitin po yung ilalim ng dahon ng talong natin. So, nandiyan na po siya, no? During first week. Susunod niyan, pagka second week, nandyan na po si hoppers, karagdagan. Bali from isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, madadagan na naman ng dalawa na insekto yung ating talong. Ito si hoppers at saka si white flies. Itong hoppers po, nandyan po yung plant hoppers, green mga leaf hoppers, brown plant hoppers. Nandyan na po kasi mga hoppers lang, nandyan na lahat. At saka itong si white fly, ito yung masakit sa ulo, si white fly. Dahil pabalik-balik ito. So, from second week hanggang matapos ang buhay ng talong, nandyan po yung si hoppers, si white flies. So, ngayon, pagdating na naman ng panglimang linggo. O, dito natin, no? Nandyan na po si fruit and shoot borer. Hindi lang itong mga hoppers, white flies, thrips, beetles, mites, at saka si cutworm, may karagdagan pang fruit and shoot borer, which is ito yung pinakamalupit dahil maaring ang ating talong ay bubutasan niya dito, mga kaibigan, at ma-reject na po yan. Wala na pong pag-asa. So, kung mabayaan natin is mawala na po yung 50% halo sa ating harvest. So, mapapansin natin yan by makita natin dito yung ating talong ay luloy-luloy po, lalaylay yung talbos niya. Okay. Yan na po ang indikasyon na yung ating talong ay mayroon ng fruit and shoot borer, maliliit especially. At saka itong shoot is talbos yan, no? So, nasa prutas at saka nasa talbos pa. So, double action din siya, mga kaibigan. Parang double barrel approach din yung mga fruit and shoot borer. So, due to in demand at saka massive na request ng ating mga subscribers, no? Ating followers. Boss, pwede pa malaman kung ano yung mga insekto at saka yung mga insecticides na i-apply natin. So, naipalawanag ko po sa inyo, mga kaibigan, yung ating mga insects na napansin from transplanting up to lifespan. Katapusan lifespan ng buhay ng talong. So,
Ipunta tayo po si Don sa next topic natin na yung gamot. Is huwag kalimutan natin mag-subscribe, no, yung ating mga viewers. Yung mga subscribers natin, salamat, no? Viewers, followers, thank you. Pero yung mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na sa ating Green Tea Farm Inputs at saka pa kayo follow sa ating Facebook Reels. So to proceed, no? Ito na. Sa lahat ng ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, yan po yung mga sakit ng mga insekto ng talong natin. So, huwag tayo mag-alala mga kaibigan dahil mayroong pangtapat yan. So, ang pangtapat ay narito na, no? 1, 2, 3, abracadabra! Open! Woo! Nandyan, no? Kumakita natin, no? Oh. Nandyan yung katapat nila, lahat. So, oh, kumakita natin, no? Nandito po yung applicable insecticides. So, ito po, sinasabi ko ditong applicable dahil maaari pong hindi nyo type itong mga gamot na ito, mga kaibigan. Maaari pong hindi nyo po, hindi po ito naka-align sa mga alternatives ninyong mga gamot, no? So, kaya sinabi kong applicable dahil maaari itong i-apply or maaari ding hindi. Depende sa practice. So, dito sa Green Tip, lahat ng gamot na ito, nandyan po sa box ko. Nandyan po lahat yan ng mga gamot na ito. So, hindi po ako binabayaran ng mga kumpanyang nagmamayari ng mga gamot ito. So far, wala pa talaga, no? Lahat binibili. Baka may gusto mag-sponsor dyan. Huwag na mahiya. Chat lang sa akin. Walang problema. Every week natin i-ano yan. Gawa ng vlog yan yung produkto natin, no? So ito, maaring hindi tayo patas sa ibang mga brand name, pero ito lang po yung practice ko dito. Ito yung ginagamit ko. Dito sa cutworm, ang katapat niyan, kung may kasama man yung cutworm na iba dyan, dati gumagamit ako ng Thymetoxan, which is systemic para pagkain ng uod, mamatay siya. Pero paano yung ibang insekto na nandyan sa gilid na hindi pa umatake at natatamaan ng spray? So kailangan natin ng contact. So itong ginagamit ko, si Alika. Ang EI nito may Thymetoxan at saka may Lambda Calotrin na contact. So systemic na, contact pa. So double barrel nga eh. Di ba? Ito yung ginagamit ko. So pangdating ng first week, which is may aphids na at saka leaf finder, tumauna ito eh. Second owner to. Dalawa. Ito na yung ina-apply ko. Tri-guard. Sa akin, ginagamit ko tri-guard. So, aphids at saka leaf miner. Pero, baka makalimutan natin si Alika is lahat ng klaseng insekto chewing sa aking papatayin niya. So, maaari na po itong mamatay. Pero, pinaloopan natin ang tri-guard, lalong patay. Pagdating ng another, thrips, beetles, at mites. Ito lang, oh. Agrimic. Oh, ito yung omictin. May perfectayon pa. Oh. So, ito agrimic. Si Sijinta yan, perfectayon. Itong kuticho, si Basif. Yan yung mga ginagamit ko. At saka, may add-on pa yan mga kaibigan. Oh, oh. Nandyan yung mga dosage. Oh. Si Alika, 5 to 10 ml. Si Triguard, 5 grams lang. Si Agrimic, 20 ml. Si Perfectayon, 20 to 30 ml. Kuticho, 20 ml. Okay. Patay sila dyan. Sa tatlo niya, alternate lang. Ngayon, pagdating sa hoppers. Pag chicken week, hoppers at white flies. Ito na, matindi na ito. Ang unang tinitira ko dito is white flies. Ang ginagamit ko, dust plus usin. No? Kita, no? May dust na liquid plus usin dahil natipuran. Puro ito biostat. Paghaluin, kuha ka ng 10 ml sa isang lots of prayer. Plus, i-alternate mo ng binibya. Binibya ito, FMC ito. Systemic contact pa rin ito. Lahat ng gumagapang, lumilipad, lumalangoy. Kaya tama ito, patay. 30 to 40 ml lang mga kaibigan. No? And then, pagdating ng fifth weeks, ito, prop and shot borer. Ito na, matindi na. Matinding sprayhan ito mga kaibigan. No? Ito ang ginagamit ni Green Tip. Gumagamit tayo ng Proclaim Opti. Ito, si Jinta siguro ito. Ito yung Imamictin Benzoate ito. Imamictin Benzoate para maiba na naman ang panlasa ng uol. No? 10 grams lang. Mayroon tayong gold. No? Clarotodinin ito. Parang kung saan galing, ewan ko lang kung saan galing itong gold. No? Borex. Ito nang ano ito sang borex sa bas ito. Ito yung sample ng Pepronil. Papatago siya yan.
Ito, bitumil ito, iya ito. Maraming bitumil, lanit, amit, ah, di ba? Oh. 20 grams. Ito lang yung nirurutit ko. At saka kung pagsusumahin natin 'to lahat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh, ito yung dirty dozen na gamot ng green tip. Lahat ng mga insekto nandito, maaring patayin ni Elika. Dito pa lang, all around na rin si Binibya. Nandiyan lang, oh. Pero sinasadya ko lang ganito ang pag-arrange niya para hindi ma-immune ang ating mga insekto. Kaya pag re-apply mo ito lahat, properly, proper rotation, itong lahat ng itong mga insekto na ito, tipok yan. No? At saka, yung pag-apply, nasa tamang oras, nasa tamang timing, patay yan, lahat to. So, si Green Tip, ang practice namin dito sa farm, kung makikita nyo, ay gabi po kami nag-spray. Gabi po, pag takip ng dilim, dyan kami titira ng spray. Para mahuli mo si Port Anchot Borer, Diamond Back Mode, lahat. Pero pagdating sa thrips, itong mites, beetles, at saka itong whitefly, madaling makuha yan kapag may araw. Bakit? Lalo natin si whitefly. Kapag madilim, maulan, mapansin natin sa ating talong, wala ka masyado nakikita si whitefly. Pero pag maaraw na yan, aakyat na yan dito sa may bandang talbo sa taas. Kaya yan yung timing na patayin si whitefly. Yung may araw na. Ito lang tira mo. Tapos na. Itong si usin, pwede rin itong haluan ng gold. Pag haluin mo si usin at saka si gold, impas din. Si usin, pwede rin dito. Yan lang, no? So, sa lahat ng mga viewers natin, subscribers, gamitin natin itong tama, perfect timing, tapos po ang lahat ng peste ng talong. So, once again, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Green Tip Farm Input, at pakipollow po sa ating Facebook Reels. At saka salamat sa ating mga subscribers, ating followers, at saka viewers. So, hanggang dito na lang. Next episode na ipalabas natin at i-share natin is yung namang foliar. Foliar naman dito sa talong pa rin. Ganito pa rin. Paglalagay tayo ng foliar. Timing ng foliar na ang ginagamit natin dito sa Green Tip. So, hanggang dito na lang. Once again, good morning and mabuhay tayong lahat. Thank you.